Ang Pasko raw ay para sa kabataan. Panahon din ng pagbibigayan. Sa natatayang kwento, tunghayan kung paano ginawang katotohanan ang Christmas wish ng isang batang matagal nang napagkaitan. Salamat sa mga taong bukas ang puso at kalooban. Sa tahanan na ito sa Quezon City, nakatira ang pamilya ni Maria Luz Maquinano, 39 na taong gulang. Ako po si Luz, may apat na anak. Hindi mo iisipin na may mga paslit na nakatira rito dahil sa iilang laruan na makikita. Hirap ang buhay ng pamilya ni Luz. Simpleng may bahay lang siya habang pumapasada ng tricycle ang asawa. Ayong buwan talaga tumang, parang lubmok talaga po kami. Pero kinakaya naman po. Dahil lang po sa asawa ko kasi po nagkasakit. Inalagaan ko lang po kasi pag naghihina din ako, kawawa naman din po yung mga bata. Wala pong kikilos. Maswerte si Luz dahil may anak siya na nakatutulong niya sa pagkilos sa bahay. Ako si Troy, 7 years old. Sa murang edad ni Troy, marunong na siya sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at paghuhugas ng pinagkainan. Pero dahil sa lagay ng kanilang buhay, hindi raw masuklian ni Luz ang kabutihan ng anak. Mas lalo raw nilang ramdam ang kakapusan sa panahon ng Kapaskuhan. Wala po lahat ng mga regalo. Malungkot ako. Naiingit po sa mga kararo ko. Isa lang ang inaasam-asam ni Troy ngayong Pasko. Gusto po magkaramat ko ng tripal mga paglaro sa mga kaibigan ko. Sabi po na mama, pag nagkapera ka, bibibilan niya ako. Doble ang sakit na nararamdaman ng ilaw ng tahanan na hindi mapaligaya ang mga anak. Masakit po kasi siyempre Pasko kailangan nila ng mga ganun. Nakikita po nila sa ibang bata na may mga ganito, tapos siyempre po hindi po makabili ng mga ganun. Sabi ko, baka sunod na lang po makakabili tayo. Ang hindi nila alam, mayroong isang lugar kung saan ang mga taimtim na hiling ng mga bata ay ginagawang katotohanan. Tao po! Aparador ang pinto. Sir, may tao sa aparador. Sabi ko, i-bell siya. Ring the bell. Tao po! Hindi nila alam ang kaibigan natin. Nagulat nga ako. Dito sa restaurant na Van Gogh is Bipolar, nakatira si Jethro. At dito rin makikita ang kanyang ang mabuting aparador. Yung aparador na yan nagsimula dahil yung mga tao lagi nag-iiwan ng mga staff, mga gifts, ganyan. So nilalagay ko doon. So ang ginagawa ko, pwede kayong mag-iwan, pwede din kayong kumuha. So sabi ko, araw-araw ang Pasko. 10 taon na ang mabuting aparador at iba't ibang regalo na rin ang dumaan dito. Nakakatawa nga minsan dati, sabi ko, kahit na maliit na bagay, so may nag-iwan ng karayong, ganyan. Kahit na maliit na bagay, basta may iiwan ka, basta yung importante meron kang isi-share. Naniniwala si Jethro sa kabutihan ng mga tao na dahilan din kung bakit hanggang ngayon ay hindi nauubusan ng laman ang mabuting aparador. Tungkol to sa creating and sharing the communal spirit of love. Ito naman kasi, ginagawa ko para mapaalalahanan din ako ng sarili kong kabutihan. Kasi nga sa mga panahon na feeling ko hindi mabuti yung nangyari sa buhay ko. So, ito, isang tingin ko pa lang, pagpasok ko pa lang dito, talagang instantly napapaalala ako ng kabutihan na meron tayo, na suma sa atin lahat. Alam ni Jethro ang kahalagahan ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa. Ipinapaalala ng mabuting aparador kay Jethro na hanapin ang liwanag sa araw-araw na buhay. Lalo't na-diagnose siya noon ng sakit na bipolar disorder. Ang realidad talaga, yung sabi nga nila, may liwanag, may kadiliman, minsan sabay yan. Ang kwento na napapaalala sa akin kapag nakikita ko yung mabuting aparador ng Van Gogh's Bipolar, yung love na tinanggap ko mula sa Panginoon.
it's just a reminder talaga sa mga times na malungkot ako, tapos makita ko, uy, ang daming pag-ibig. So ang pag-ibig na yan, pwedeng galing sa iba-iba. Hindi siya exclusive para sa mga hinirang na tao, kundi para sa lahat. Bago pa man sumapit ang Pasko, nakahanda na ang mga regalo sa mabuting aparador para sa mga bata tulad ni Troy at kanyang mga kapatid. Kumusta? Okay, welcome po. So, di ba Christmas ngayon? Ano yung gusto mong matanggap ngayong Pasko, Ira? Si Kuya Troy. Ito, remote control. Remote control? Ano yun? Remote control na ano? Kotse? Pikit mata. Nakasarap ang aparador pero sinisipat na ng mga bata ang mga regalo sa loob. Excited na silang makuha ang kanilang mga regalo. Okay. So, antay natin si Mama magbigay. Si Mama? Okay, Mama. Mama, sige. Kunin mo yung mga ano yung mga dream na ano. Ayan ka! Oh. Yay! May robot control! Masaya po. Kasi po, naano ko po yung remote control. First time ko lang po maano yung remote control. Magamit. Op! Yay! Babangga! Babanggain, Jay! Masira tong remote control ko. Masaya si Luz na makitang natupad ang pinapangarap na regalo ng mga anak. Bilang magulang po, parang accomplish ko na rin po yun sa sarili ko, ma'am. Kahit hindi man lang po ako yung nakapagbigay, at least po may regalo po sila ngayon, ma'am. Sa mga nagbibigay po ng regalo po sa mga anak ko po, maraming salamat po. God bless po. Sana po marami pa po kayong matutulungan na mga bata po. Nanganganak ang pagbibigay ligaya ayon kay Jethro. Yung na-meet mo ngayon na napangiti mo, akala nila madalas sila yung napapangiti ko. Pero hindi nila alam na ako yung napapangiti nila. Totoo yun. It really brings great joy in my heart. Bukod kina Troy, marami pang bata ang maagang nabibiyayaan ng regalo at mas marami pang bata ang inaasahan ni Jethro sa Pasko. Para sa mga nanay na walang budget para sa regalo sa mga anak nila ngayong Pasko, so pwede silang pumunta dito sa Bando. Hiling ni Jethro na sa pananatiling bukas na mga pinto ng mabuting aparador sa mga gustong magbahagi at mga taong nagnanais makatanggap ng regalo. Maging inspirasyon ito at mas kumalat pa ang kabutihan at pag-ibig sa mundo. Ito ay wagas na pag-ibig kasi ang mga regalong ito ay galing ito sa mga hindi mo kilalang mga tao. Ang esensya ng mga regalo na to ay para ipaalala sa'yo sa maliit na paraan mo, maaari kang magbahagi ng pag-ibig na to.